I become a kapatid. Maraming salamat sa Kapatid Network for warmly welcoming. So paano naging posible yung pag-transfer? Anong mga considerations? Anong mga... Growth. Major growth. Sa palagay ko, mabibigyan ako ng... magkakaroon ako ng pagkakataon, magandang pagkakataon upang makagawa ng naiiba sa mga nagawa ko na ng huling 20 taon bilang direktor. And more than anything, I think this is a gift from heaven. Noong September 20, I celebrated my 20th anniversary as a director. On my 20th year, it comes in threes. Ang mga regalo, sabi nila, it comes in threes. Ang una ay Panday. Ang una ay Panday, Amaya. At ngayon, itong pagpirma ko sa Kapatid Network. Ito ang ikatlong regalo sa akin ng langit para sa akin ikadalawang pinagansari ng director. Direk, alam naman natin na homegrown ka talaga sa GMA as a director. Anong kung kata siguro nag-start or doon ka lumaki? Nagsimula ako sa Channel 2. Isa ako sa mga nako ng direktor ng Alaala Mamaya. Pagkatapos po noon, lumipat ako sa Viva. Na Viva ay nagla-line produce ng mga TV shows para sa GMA. Nung natapos po ako sa Viva, saka po ako nakuha ng GMA. I started with GMA in 1998. Sir, hindi po ba kayo nahirapin? Kasi for the longest time, you're with the other network. Ang lahat ng pagbabago mahirap. Labing tatlong taon na akong may kinasanayan, labing tatlong taon na akong nag-develop ng professional relationship tsaka ng personal relationship sa mga kaibigan ko sa GMA. Mahirap dahil may pagbabago, pero ang improvement lagi ay nagsisimula sa pagbabago . Hindi pwedeng steady ka lang lagi. Kung gusto mong may mangyari, kailangan may magbago. Hindi ito isang desisyong personal. Wala itong kinalaman sa pakikipagkaibigan. Sa perception ko, sa pananaw ko, sa paniniwala ko, sa nasa puso ko, ito ang tamang hakbang patungo sa pagbabagong gusto kong maganap sa aking professional career. Direk, ilang, pwede ba namin malaman kung ilang taon yung pinaramahan mo? At saka, yung term mo pala dito, hindi lang director sa TV, meron din sa movie, at meron ka rin talent, parang creative consultant. Isang magandang pagkakataon nito upang may magawa ako, hindi lamang bilang director, kundi sa mga iba pang aspeto ng paggawa ng show, dahil I think sa 26 na taon ko sa industriya, maari namang may natutunan ako sa ibang bahagi na maari kong i-share ang expertise na yun sa Channel 5. Yes, I will be an exclusive contract artist for TV for 4 years. Wow. Tapos, Direk, ano masasabi mo doon na ang laki ng trust sa'yo ng TV5? It's a growing network ngayon na lumalaki. It makes me feel so good. It makes me feel so good. It makes me feel so good na may personal touch. Nung pagtapos ko mag-decide at tinawagan ko si Mr. Percy na yes, I've decided to sign up with TV5. Minutes later, I got a text message from Mr. Espinosa welcoming me and telling me that it would be nice to be working together and etc. Alam niyo, itong mga maliliit na gesture na to, para sa katulad ko na matagal na sa industriya, hindi siya maliit. Malaki siya. Hindi lamang dahil wini-welcome ka, hindi lamang dahil ina-assure ka, kundi dahil sa nare-realize niya na this is a big change for me. At malaking bagay na alam mo na pagpasok mo ng pintuan sa isang tahanang hindi mo naman nakakasanayan pa, malaking bagay na ginagabayan ka. Malaking bagay na there is a warm hand guiding you towards where you really want to go. Ang mahalaga dito, hindi lamang kung ano ang gusto kong maganap. Mas mahalaga kung ano ang ninanais ng TV5 maganap sa network na ito. I am a very corporate director. I believe that the first mandate is to help the network in its corporate vision. Whatever compromises that I will make, it will always be made in favor of the network.
because I think that is what I should do as a director, and I believe that is where it should go. Mahalaga na kung anuman ang ninalayon at hinanais ng TV5, puntahan at suungin. Andudun ako, kakampi ko, kaakibat ako, kasabay ako sa paghihirap, kasabay sa proseso. Tapos in the end, sabay magbubunyi. Kung meron kang goal mula sa umpisa hanggang sa ending, yung nasa gitna, gaano man kahirap ito, process lang yon. It's just a process. At masarap na ang proseso mahirap. Dahil, pag mahirap ang proseso, yung susunod na objective, mas madali na. Kasi nagdaan ka na sa hirap. Di ba? Nakapamo na siya lahat. It's always nice to be part of a growing network. It is always nice that you are told that you will, that they feel that they, meron kang maiko-contribute. Maganda ang maging bahagi. At maganda maging bahagi ng mga nagsisimula. You know what I mean? Yung hindi ka papasok, yung maganda yung magkasabay kayong natututong, nakikipaglaban, nakikibaka, mag-akibat kayo tungo sa pag-angat. Masarap yon. Direk, ngayon naman isang big project naman yung pinasalubong sa'yo ng TV5. Opo. David Archuleta. Opo. And, oh. Yan. How challenged are you to do this? Oh, very. Lahat ng proyekto sa akin, ano, I look at it ng with great excitement. Ang director eh nabubuhay upang mag-create, di ba? Minsan ang kine-create mo ay sa pananaw ng iba mas malaki kaysa sa iba. Ako hindi. Sa akin ang creation lahat anak. Pag anak mo, mahal mo lahat. Pag anak mo, ibibigay mo lahat. Pag anak mo, aarigwarin mo lahat. Ganon ang tingin ko sa lahat ng proyektong ginagawa ko. So I welcome nandito ako with great excitement. It's a very great challenge. It's a wonderful project to do. It is nice to be able to work with the young stars of TV5. I think I have a great passion for talent development. If you look through my body of works, malaking bahagi nito ang pag-develop ng mga talento. Masarap yon. Masaya yon. Nakaka-excite yon. Lalo na sa isang proyektong katulad nung nandito ako nakasama si David Archuleta. Direk, gaano kalaki ang influensya or ang advice na hiningi mo sa nanay mo? Malaki. Alam ang nanay ko ang pinakamamahal kong tao sa buong mundo. I think I've always followed my mother's wisdom. The couple of times that I did not, napapatunayan ang pagkakataon na dapat sumunod ako. Kung merong mang nag-usap tungkol sa aking desisyon, kaming dalawa ng nanay ko yon, matagal namin pinag-usapan, matagal naming pinag-isipan, at the end of the day, pare-pareho sila ng sinabi ang nanay ko at ang mga at ilang kaibigang mahal na mahal ko. Ang sinabi lang ng mother ko, you have to follow your heart. And then, what is nice was when the first time I met with Ray, Mr. Espinosa, nung magpapaalaman na, nung kinamayan niya ako bago ako lumabas ng pintuan ng conference room, ang sinabi lang niya sa akin, follow your heart. So, Direk, Mira, paano ka nagpaalam doon sa... Of course, nagpaalam ako. I'm a very corporate person. Lagi akong dumadaan sa tamang proseso. Yes, nagpaalam ako. Paano ako nagpaalam? By telling the truth. Hindi ka, you should always tell the truth. Dapat yun lagi ang tatakaran, di ba? Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, ginagawa mo kung anong tama. So, welcome to TV5. Maraming salamat. Message sa mga... Yeah. Siyempre, may mga ang dami mo ng supporters sa ngayon. Ang dami mo yung aabangan nilang project sa'yo sa TV5. Maraming salamat sa pag-welcome nyo sa akin sa TV5. Abangan nyo ang nandito ako. Malapit na. Thank you. Congratulations. Sure, one more. Sure. Sa camera natin. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Abangan po ninyo. Nandito ako. Malapit na.